So ang ating susunod na pag-uusapan is all about piecewise function. Piecewise function is very applicable or very practical because we are using it every day in our endeavors and errands. So ibig sabihin, itong function na to ay medyo bago to sa ating pandinig sa junior high school. Parang hindi natin masyado itong na kasalamuha itong piecewise function. Ano ba itong piecewise function? Babasahin ko muna. A piecewise function is a function built from pieces of different functions over different intervals. For example, we can make a piecewise function f of x where f of x is equal to negative 9 when negative 9 is less than x less than or equal to negative 5. So paano kaya babasahin ito? So ang pagbasa po niyan ay nasa baba. Ito po yan. So itong piecewise function na ito ay binubuo ng tatlong different functions. Ang sabi rito, f of x is equal to negative 9 if x is less than negative 9. X is when x is greater than negative 9 but less than or equal to negative 5. So, ganun ang pagbasa ha. Ulitin ko lang po. Ang isa sa mga condition of this first line function, sabi rito, f of x is equal to negative 9 if x is greater than negative 9 but less than or equal to negative 5. Ito pang isa. F of x is equal to 6 if x is greater than negative 5 but less than or equal to negative 1. And then the last one we have f of x is equal to negative 7 if x is greater than negative 1 but less than or equal to 9. So, ano kaya ang ibig sabihin yan? When I say negative 3, ano kaya ang function na gagamitin natin? Ayun, may nakaguhit na na negative 3 dito. Nakikita nyo ba? Hello? Opo. Okay. Yes, so, we will scrutinize this topic kasi medyo nakakalito na nakakabahala. Uulitin ko lang po ha, ang piecewise function is binubuo ito ng iba't ibang function. Depende sa interval na kailangan natin. Ano ba yung interval? Ang interval is yung pagka kabuklod-buklod ng mga numero o kung saan siya nabilong na numero. Okay. So, ang ibig po sabihin nito ay if we will find the f of negative 3, ang tanong, ano ang function na gagamitin natin? Ito bang first line, which is negative 9? Ito bang second line na 6 lang? Or itong negative 7? So, when we say negative 3, dito siya nabilong sa pangalawa. Kaya lang, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Itong piecewise function na to. So, gagamitin lang natin itong negative 9 kung ang interval natin is ang x natin ay mas malaki sa negative 9. Pero hindi naman siya lalampas sa negative 5. So, ang interval niyan is like 9 negative and then we have 8 negative, we have negative 7, negative 6, negative 5. In this condition, ito po, itong first line na to, ang kasama po sa interval is negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. Kasama rin po yung nasa gitna ng negative 8 at saka negative 9. Let's say negative 8.5, negative blah blah blah, hanggang sa negative 8.999. Pero pagdating na ng 9, hindi na siya kasama. Nagets nyo ba?
Hello? Hindi pong pakiulit. Ulitin ko ulit. Okay. Okay po. So, para mas madali, gagamit tayo ng notation. Ang notation po ay ito. Okay? Lalagyan ko lang ng kulay. So, ibig sabihin ng notation na yan, ang makikita po natin, lagyan natin sa baba. Pag makakita po tayo ng ganito, yung open parenthesis at saka close parenthesis, pag makakita po tayo ng open parenthesis at saka close parenthesis, ibig sabihin po niyan, hindi kasama ang number na nandyan. Okay? Katulad nito. Di ba? Parenthesis yan, di ba? Open parenthesis. Okay. So, ibig sabihin niyan, hindi kasama yung negative 9. Pero yung 8.999 kasama sa interval hanggang negative 5. Nakuha nyo. So, sa number line, kung gagawa tayo ng number line, hindi kasama sa bilang ang negative 9 hanggang sa pababa. So, negative 9, negative 10, hindi nakasama yon. Pero bago dumating doon, kasama hanggang sa negative 5. Okay? Pag makakita naman tayo ng ganitong interval, bracket naman ito, itong ganito at saka ganyan. So, ibig sabihin po niyan, kasama yung number na katabi niya. Ito kasama yan, negative 5. Nagets nyo ba? Nagets ba? Malabo o okay naman? Nagets na? Okay naman, sir. Okay. So, ang ating interval ay mag-uumpisa sa negative 5 hanggang sa negative 8.99999 basta bago mag 9 negative. So, ang pangalawang linya ng ating function is 6 naman kung ang ating interval ay from negative 1 hanggang 4.999 negative. Ibig sabihin, yung 5 naman ang hindi kasali. Kung napapansin nyo, nakita nyo na naman yung ano, yung negative 5 ang katabi ay yung open parenthesis. Diba? So, nakita nyo naman yan ano? Hello? Apo. Okay, so ibig sabihin, hindi po kasama ang negative 5. Okay? Hindi po kasama ang negative 5. So, sasabihin ko sa inyo ang ibig sabihin nito, i-search muna natin sa Google. Ah, dalawa lang naman yan eh. Ito ay if I'm not mistaken, yan yung close. Ito naman yung open. I-confirm ko lang ha. Okay. Okay, ang open interval ay yung parenthesis. Okay? Open interval. Okay, ito po ang tawag dito ay open. Alright?
Lagyan lang natin ito ng dot dot dot. Ito naman, ibig sabihin dito ay close. So, lagi natin itong tatandaan ha. Lalagyan ko ng tatak. Para pag sinabi kong open, open interval, ibig sabihin po, parenthesis po yan. Pag close interval, yan po ay bracket. O bracket, ba, bracket nga ba yan? Tapos, when we say open, hindi po kasama. Katulad dito, negative 5. Pag sinabi namang close, kasama siya. Katulad ng negative 1. Ganon din dito sa 9. Okay? So, when we say, what is the function that we are going to take if we will find the f of negative 3? Ano ang function na ating gagamitin dito? Ano ang f of negative 3? Yun bang una, pangalawa, pangatlo? Yung pangalawa po. Pangalawa. So, ang f of negative 3 is equal to 6. How about if we have f of positive 3? Saan naman natin hahanapin yan? Negative 7, sir. Negative 7. Ganun lang siya kasimple. Okay? So, ang example po niyan, ang example po niyan ay ganito. Okay? So, meron na tayo ritong mga tawag nito, mga computation, babalikan lang natin. Okay. So, the first problem that we have ay ito. A merchant sells rice at 50 pesos per kilo. If, however, a buyer buys more than 100 kilos of rice, the merchant gives 10% discount. Okay. So, kung sa palengke, parang kung bibili ka ng bigas, 50 pesos per kilo yung bigas na bibilhin mo. Pero kung lumampas na ng 100, when we say lumampas, hindi kasama ang 100. So, lalampas na siya ng 100. Ay, meron kang discount na 10%. Okay. So, to... Sabi rito, if X represent the number of kilos of rice purchased, express the amount to be paid by F of X. Let X be the number of kilograms at saka yung the function is the amount that you have that you are going to pay. Okay? So, yung pinakauna nating function is F of X is equal to 50X. Bakit X? Kasi sabi rito, let X be the number of kilograms. Kung ano yung ilalagay mo dyan na tawag nito, na statement, kung ano ang variables na gagamitin mo, ayun ang ating susundin. So, meaning to say, magvavary ang babayaran mo depende sa bilang ng iyong kilograms na bibilhin. So, let's say, for example, bibili ka ng 10 kilong bigas, 50 ang isa. So, sa-substitute mo lang dun sa X, 50 times 10, ang sagot ay magkano? 500, sir. 500. Pero, condition ha? May condition po ito. Ang condition po ay, if X is less than or equal to. Ito pa pala. So, ibig sabihin, i-review natin yung ating knowledge in inequality. Anong tawag dito? Ito. Pakaliwang siko. Ha? Greater than po. Any, ano? Dalawa lang naman yun eh. Greater than or less than? Less than. Ano to? Less than or greater than? Greater than. Okay. Greater than. So, tatandaan po natin ha. Kung ang inyong kamay ay ilalagay sa bewang, magkakaroon po ng angle. Ang kaliwa po ay less than. Lagi pong tatandaan. The left arrow ay less than. Ang pa-right side is
greater than. Ito naman, ang pagbasa po nito ay greater than or equal to. Okay? Mahalaga po yan, ha? Hindi po parehas ang greater than sa greater than or equal to. Kasi ang equal to ay kasama. Pero pag walang equal to, hindi nakasama yun. Okay? Ito namang isa, siyempre, less than or equal to. Okay ba? O, tuloy tayo. Ngayon, sabi rito, the merchant will give you 10% discount kung lalampas naman ng 100 kilos ang iyong bibilhin. Okay, kaya nakalagay dito, 45x na lang. Bakit 45x? Kasi, ang 10% ng 50 is 5, tama? So, maminusan natin ng 10% yung presyo if x is greater than 100. Nasundan ba ito? Okay. You can also make other statement or other expression maliban sa 45x. Pwede mong gamitin ang percentage na notation. Okay lang din. Pero pinakamadali na yan na style. Okay? Ang 45x. Alright. So, let's go to the question B. How much should be paid for 90 kilos of rice? Ano ang gagamitin natin? First line, second line? First line po. First line. Naintindihan niyo ba kung bakit first line? Sino yung sumagot? Hindi po. Hindi. Sino yung sumagot na first line? Ako po. Si Aya, sir. Si Aya. First owner talaga to si Aya eh. Hindi po. Hindi. Okay. So, ibig sabihin, ang first line ang gagamitin natin. Bakit first line? Kasi, sabi rito, how much should be paid for 90 kilos? 90 kilos lang eh. Hindi naman umabot ng 100. Kasi, kaya dito tayo. Sa x is less than or equal to 100. Nakuha ba? Okay po, nakuha po. Okay. So, ibig sabihin, isosolve lang natin. F of 50. Gagamit tayo nung sa taas. 50x. Ayun. So, ibig sabihin, F of 50 is equal to 50x, and then we will replace the x with 90. We will pay for 90 kilos of 4,500 pesos. Nagets o get na get? Gets po. Okay. Ayan. Gets po. Okay. So, ito na tayo sa letter C. Sa letter C naman, 100 pesos. Ah, 100 pesos. 100 kilograms. Kaya saktong-sakto. Pero ang gagamitin pa rin natin, yung first line pa rin. Bakit? Dahil, may nakalagay po dyan, x is less than or equal to. Kaya kasama po ang 100 sa first line. Kaya ang babayaran po natin sa 100 kilograms of rice ay 5,000. Pero, kung lalampas na po doon, let's say for example, 120 kilograms of rice, ang atin pong gagamitin na function ay yung sa baba, which is 45x. And then, 45 times 120, yan po ay 5,400 pesos. Okay? Nakuha ba? Sino pong may tanong? Opo, sir. Okay. Hindi lang po sa bigas nakagamit ang piecewise function. Pangalawa po nating example ay ito pong sa fair. Okay? Ganun pa rin po. Okay? Meron ditong simpleng situation. Sabi rito, baby bus charges 10 pesos to every passenger for the first 5 kilometers and 1 peso to every succeeding kilometer.
make a piecewise function that will model the situation and compute the fare for a 15 kilometer fare. Pamasahe. Okay? And then we can make statement. Ito po, let D is the number of distance by kilometer. Kasi ang sabi rito, every first 5 kilometers, 10 pesos ang bayad. Okay. So, dahil 10 pesos ang bayad, kung halimbawa ang destination mo is only 3 kilometers, you will pay 10 pesos. If you are going to somewhere else, which is 2 kilometers, ganun pa rin. Basta 5 pababa. So, ang function na gagamitin natin is f of d is equal to 10 if the distance is less than or equal to 5. Sana ay nakita po yan at naintindihan. Kung ang d or the distance kilometer is less than or equal to 5. The other one, ito po yung function ng isa, f of d is equal to d plus 5 if d is greater than 5. So, ibig sabihin, ang 5 po hindi kasali doon sa d plus 5. Ibig sabihin po ng d plus 5, doon po gagamitin yan to the kilometers which are greater than 5. Paano po na-derive ang d plus 5? So, na-derive po yan sa pamamagitan ng ating first function. Ang atin kasing first function is f of d is equal to 10. Ito po yun, di ba? 10. So, yung 10 po, halimbawa, mag-travel ka ng 20 kilometers. So, ibig sabihin, yung first line function, hindi siya applicable. Although, kung magta-travel ka ng 20 kilometers sa baby bus, alam mo na ang pamasahe. Kaya lang, syempre, kailangan natin gawa ng model function. Ang magkano ang pamasahe sa 20 kilometers na travel kung ganito ang situation? 40? Aya, magkano aya? Hello? Computing, wait lang po. Kukumputin mo pa. Sige. Ganun lang ang pag-compute. Every sa first 5 kilometers, 10. So, ibig sabihin, nung naka-first 5 kilometer ka na, babayad ka ng 10. 20 kilometers lang naman yung travel mo. Ibig sabihin, may 15 na lang na natitira. Bawat kilometer doon ay tagpipiso. So, ibig sabihin, 10 plus 15, 25. Tama, di ba? Okay po. Okay, kaya lang, dapat i-drive natin. Tingnan nyo mabuti to. Ito po yung ating ibabayad sa first 5 kilometers. Tandaan nyo po yan, ha? And then, to find the remaining or the succeeding kilometers, kailangan po nating maminusan ng 5 kasi kinuha na natin yung 10 pesos sa 5 kilometers. Kaya kung ano man yung naabot natin na kilometer, maminusan natin ng 5 tapos imumultiply natin ng piso, 1. Halimbawa, 20 kilometers. So, ang imumultiply lang natin ng 1, which is 1 peso per kilometer, ay ito na lang matitira sa distance minus 5. Kasi kung 20 minus 5 is equal to 15. Times 1, we have 15. Tapos, plus 10 pesos, 25. Tamang yung sinabi ko kanina. Kaya naman, 10 plus ito pong d minus 5 quantity times quantity times 1, ito po ay walang magbabago. D minus 5 lang din yan. So, dahil 1 lang ang pang times . Ngayon, D minus 5, 10 plus D minus 5, we can regroup this 10 at saka negative 5, 5 na lang natira. That's why we have D plus 5. Ito na po yun. Nakuha? Kuha po. Okay, so sana ay masagutan natin yung pangalawang tanong. Ano bang pangalawang tanong?
Compute the fare for a 15-kilometer fare. Sige nga. Magkano ang babayaran kung 15 kilometer ang iyong pupuntahan? Ha? Ito naka-green. Compute the fare for a 15-kilometer fare. Check. 30 po. 30? 20. Sino nagsabing 20? Kasi po 15 kilometer eh. So, si Benji, sabi ni Benji ay 30 po. Sino pa ang may ibang sagot? 20 po. Oh, si Aya. Sumagot na si Aya. Sir, 25. Okay. So, balik tayo dito. So, ibig sabihin, dahil 15 kilometers, sabi rito, pag D is greater than 5, ang gagamitin natin, D plus 5. Kaya naman, kung 15 kilometers lang, we have F of 15, which is, we will use the D plus 5, and then we will substitute the D by 15, we have 20 pesos. So, yun po yung ating sagot sa computation of fare. Meron ba kayong tanong? Nalilito ba kayo? Kasi kung nalilito kayo, tatanungin nyo si Aya. Okay lang, Aya? Sir, ba't ako? Kaya Aya na po kami magtatanong, sir. Oo, si Aya. Sige, papatayin ko lang muna itong aking record na ano.